Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Today, ako ay magluluto ng pork pochero. At ito ang mga ingredients na kailangan ko para sa putahin na pork pochero. Ang gagamitin ko dito ay belly pork or liempo. At meron din tayo ditong garlic, white onions, bay leaves, meron ding pork cube, kamatis, meron din tayong whole peppercorn, tsaka asin, then gagamit tayo ng chickpeas, tomato sauce, patis, mantika, plantain na banana, at ang gulay natin ay pechay, meron din tayong patatas, at repolyo. So, ang first, at kailangan din pala natin ng tubig, guys, para sa pochero. At higit sa lahat, ay gagamit din ako ng chorizo. Pwede rin naman na walang chorizo kung hindi available ito sa inyo. Pwede rin naman na wala. Pero kung gusto nyo rin naman na dagdagan at walang chorizo sa inyo, pwede rin naman kayong gumamit ng Chinese sausage. Pero mas gusto kong ginagamit ang chorizo kasi mas malasa siya sa puchero. So, paano? Magsimula na tayo. Ang unang ginagawa ko guys, bago ako mag-isa or magluto ng puchero, ay piniprito ko muna ang saging. Mas gusto ko siya na piniprito muna, tsaka yung patatas, bago siya isahog sa gagawin nating pochero. So, paano? Magsimula na muna tayo magprito? So, habang nagpiprito tayo ng saging, magsisimula na tayo mag-isa ng bawang sibuyas at kamatis. Tika. Mainit na ang kawali, so lalagay na natin ang sibuyas. Ating sibuyas. Pwede rin natin sama ang bay leaf. At kamatis. Tutay lang natin siya hanggang sa maluto. Gisahin natin siya ng maigi para lumabas lalo yung kanyang kapas. Pwede na natin isunod yung baboy. Gisahin lang natin siya. Sama natin sa kamatis. Tapos, tatakpan natin siya. Pwede na lang natin siya lagyan ng asin. Konti lang, huwag marami kasi maglalagay tayo ng patis na maya. Tsaka, paminta.
Pag nagluluto ako ng pochero, guys, inuuna ko nilalagay yung patis bago ang tubig. So, para mas ma-absorb ng karne yung patis. Then, isi-simmer natin siya ng mga 10 minutes. So, pwede na natin siyang takpan. So, paminsan-minsan ay haluin ninyo siya para hindi siya masunog. Pero, mas maganda pa rin yung ginigisa muna siya bago siya lagyan ng tubig. So, ngayon, bago natin siya lalagyan ng tubig, ay isasabay muna natin ang chorizo para magkulay siya at magkalasa na. So, tapos, itatapon ulit natin siya mga 5 minutes, then lalagyan na natin siya ng tubig. So, pwede na natin ilagay yung tubig. Tubig. At ang tomato sauce. Huwag masyado marami kasi meron na rin naman siyang kamatis. Mas madalas pag nagluluto ako, tansya-tansya lang ako. So, depende sa aking panlasa. So, ayan. Ilalagay ko na ang 4 cube. So, actually kalahati na muna. Kasi baka malat. Dagdag na lang natin mamaya. Kung sakali man na. Pakukuluan lang natin siya ng mga 20 minutes o hanggang sa karne ay lumambot. At kung hindi pa, dadagdagan natin ng oras ng pagpapalambot. So, tara muna natin ulit siya, guys. Babalik tayo after 20 minutes. So, ngayon, guys, kumukulo na siya. So, pwede na natin isama ang repolyo. Pakuluan uli natin siya ng mga 5 minutes, tapos pwede na natin isama yung patatas at saging. Ayan, tatakpan lang natin siya. Maghintay tayo ng mga 5 minuto. So, kumukulo na siya ngayon, guys. Pwede na natin isahog ang ibang ingredients. So, isasama na natin yung chickpeas. Yung pinirito nating patatas tsaka saging. Ayan. Saka yung pak choy. Medyo lumubog na. Kailangan na siya nilubog. Ayan. Maliit yung kalde kawali natin. Pero okay lang yan. Bababa din naman yan maya-maya.